Jesus. Boss, good evening. Ang topic po natin ngayon ay about sa 11 kilograms na cylinder. Tungkol ito sa mga new customer na bago ka pa lang na customer na gagamit ng mga tangke. Tuturo ko kung ano ba ang tamang pag-check kung ang bibili nyo bang tangke ay maayos ba o maayos na kondisyon yung kondisyon ng tangke para makaiwas tayo sa posibleng nangyaring problem. Kasi ang cylinder ay may laman niya na flammable. Iisa-isahin natin yan para pagbibili na kayo sa mga supplier nyo ay alam nyo kung ano yung tama at yung mali. Okay? Okay mga boss. Ito na. Unang pagbabasihan nyo pagbibili kayo ng tangke ay yung tindahan. Dapat authorized silang magbenta ng mga brand na like ito, hanap nasa harap nyo, express cash. Authorized kami magbenta yan. Then, tingnan nyo yung quality ng akal. Dapat yung tayo ng tangke ay maayos kondisyon. Tapos, yung tangke ay may pangalan dapat. Tulad nito. Ayan. Then, dapat may silyo siya. Yun yung silyo. Kasi nakasulat sa tangke, warning, do not accept if seal is broken. Hindi mo pwedeng tangkapin ang tangke kapag sira ang silyo. O kaya, walang silyo. Mas malalayo at walang silyo. Kasi, hindi natin alam yung tangke kapag walang silyo. Hindi natin alam kung ang tangke ay kompleto ba ang laman o yung nagbebenta ay hindi authorized. Then, tingnan nyo yung collar, dapat ring type. Sa baba ng collar, dapat may mga butas yan. Yun yung purpose yan ay yung kapag nalagyan siya ng mga mantika, tubig, ay may daluyan siya. Hindi siya naiipon dito sa gilid. Kasi once na wala yung butas na yan, nalagyan niya ng mga mantika, tubig, pwede yan magkamayroon ng kalawang. Diyan nagsisimula yung mga kain ng kalawang at yung pagkabutas ng tangke. Okay? Tapos, dapat sa tangke may naka-emboss. Tulad niyan. May naka-emboss siya. Tapos, terwit. Hindi dapat nawawala ang terwit. Importante yan. Kasi ang terwit, diyan mo magbabasihan kung ano yung kapal ng tangke. Standard kasi ng kapal ng tangke na is 11.3 pataas. Tsaka yung kung tama ba yung laman ng tangke. Kasi ito, 11.3 yung bigat ng tangke, tapos yung laman ng mga ganitong laking tangke is 11 kilograms. Pag sasamahin mo lang yun, bawa ito 11.3 plus 11 ng laman, ang laman niya lahat 22.3. So, meron akong video nakaraang video yung topic na yun kung paano malaman ko ano tama, kung tama ba ang laman ng tangke. Yan, pwede nyo panoorin yan. Yung ilalim na yung tinatawag nating upper cup. Ayan. Sa upper cup, nakikita natin yung foot ring, yung pinakampaan niya. Dapat walang
bungi-bungi na ano, or sira-sira, kahit ang kalawang, or iba pa nga, yung iba walang paa. Dapat mayroong putring na maayos, pantay. Kasi yan ang nagsisilbing paa ng tangke. Siya ang nagbabalance para makatayo. Kapag yan ay hindi na pantay ang paa, or may makakain ang kalawang, may tendency yung matumba ang tangke habang ginagamit natin. Then, pinakailalim, dapat walang kain ng kalawang yan. Kasi pwede rin mabut yun. May tendency nga mabutas ang tangke. May makikita rin kayo mga butas. Yan. Yun din ang purpose. Yung pinakita ko sa kanina sa ilabaw, mga butas, yun ay daluyan ng mga tubig or pinakaparo sa ano, sila yung pinakabintana. Ito sa ilalim, yung parang bintana yan. Puso ka ng hangin. Kasi pag naitayo na natin yan, nakatayo na siya. Kukulob na to. Kapag ginagamit na natin yan, mamoist. Magkakamiron siya ng moist. Hindi pumasok ang hangin, magkakamiron siya ng maraming moist habang ginagamit. Yun ang purpose niya, mga butas. Yun. Tapos, sa mga tangke na substandard, huwag na tayong bumili nun dahil yun ay mga walang company na. Sa ano, ay yun po ay pini-phase out na siya. Okay? Yun lang po. Yun lang po ang tama pag-check kung makakasigurado kayong good quality pa ba yung mga tangke na bibili nyo sa mga supplier. Okay? Ayan mga boss. Yung kanina sinasabi ko mga yung substandard na cylinder at tulad nito, yan. Yan po yung mga itsura nila na luma na. Dapat hindi na natin siya binibili. Kasi dedikado na po talaga. Yan lang mga boss, sana makatulong mong aking next video. God bless and thank you po.